Ang dami nating tanong sa buhay, no? Yung bang, tama ba tong career na pinili ko? Tama ba tong taong pinili kong mahalin? Ano nang mangyayari sa future ko? Ano nang mangyayari sa buhay ko? Ang dami-dami nating tanong. Naghahanap tayo palagi ng sagot dun sa bawat tanong na yun. Pero alam nyo, meron akong isang na lamang bagay na marami sa atin madalas hindi natin iniisip. Pero isa pala yon sa mga bagay na napakahalaga. Hi! Ako si Daryl. Tara, kwentuhan tayo. Pero bago ang lahat, intro! Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga susunod na mga araw. Walang katiyakan ng kinabukasan. Pero merong isang bagay ang sigurado na darating sa buhay ng isang tao. Yan ay walang iba, kundi ang kamatayan. Sinasabi ng Biblia na dalawa lamang ang patutunguhan ng tao pag siya'y namatay. Ang una ay ang walang hanggang buhay doon sa langit. Pangalawa, ay ang walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Ang mahalagang tanong, saan ba ako tutungo pag ako'y namatay? Una sa lahat, kailangan muna nating maunawaan na tayong lahat bilang isang tao ay makasalanan. Walang sino man sa atin ang hindi gumagawa ng kasalanan. Walang sino man sa atin ang walang kasalanan. Maliwanag lamang na ang tao ay gumagawa ng kasalanan. Kaya siya ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang katotohanan, simula pa lang na tayo ay bata pa lamang, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina, dumadaloy na sa atin ang kasalanan. Dahil tayo ay patay sa kasalanan, wala tayong ibang ginagawa, wala tayong ibang sinusunod kundi ang layaw ng laman. At yung kasalanan na yon ang siyang nagpapahiwalay sa atin bilang isang makasalanan at sa Diyos na banal. Ang Diyos ay banal magpakailanman at ang katotohanan, siya ay galit sa kasalanan. Nang dahil sa kasalanan na yon, kailanman ay wala tayong kaparaanan na magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ang kasalanan ay merong kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ay walang iba, kundi ang kamatayan walang hanggan doon sa impyerno. Dahil na lahat tayo'y makasalanan, nararapat lamang na tayong lahat ay mapunta doon sa walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Yun po ang katotohanan. Wala tayong kakayahan na tapatan ng kabayaran ng kasalanan. Kailanman ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula doon sa kapahamakan. Ngunit, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at para maipakita sa ating lahat ang kadakilaan ng pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesus. Upang siya ay mamatay at maging kabayaran para sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Si Kristo ay pinanganak ng isang birhen sa pamagitan ng banal na espiritu upang siya'y mabuhay na walang kasalanan. Upang kanyang perpektong ganapin ang hinihinging perpektong kabayaran ng Diyos para sa ating kasalanan. Bagamat si Kristo ay Diyos, hindi niya ibinilang ang kanyang pagka-Diyos. Bagkus ay sinunod niya ang kalooban ng Ama at siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At nalugod ang Diyos Ama sa sakripisyo na ginawa ng Diyos Anak. Si Jesus ang gumawa ng kaligtasan. Ano nga ba ang kailangan kong gawin? Ang dapat kong gawin ay manampalataya kay Kristo at doon sa ginawa niya na tanging siya lamang ang makapagliligtas sa akin mula sa kapahamakan. Walang ibang kaparaanan upang tayo'y makaparoon doon sa Ama na nasa langit. Si Kristo lamang ang
tanging daan patungo sa Ama na nasa langit. Yung pananampalataya na yun ay dapat nakatuon doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na bagamat wala siyang kasalanan, si Kristo ang naging handog at siya mismong naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Dinala niya ang ating mga kasalanan. At alang-alang sa ating lahat, siya'y namatay para sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Meron tayong pag-asa kapag inilagay natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Bakit? Dahil hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay na ikatlong araw. At kalakip ng pananampalataya na yun yung ating pagsisisi o yung pagbabago ng isip na siyang magtuturo sa atin na sumunod kay Kristo. Ngunit hindi madali ang talikuran at magsisi sa kasalanan. Ito'y tanging biyaya lamang ng Diyos na ating magagawa yung bagay na yan. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang pagkilos sa pamamagitan ng kanyang biyaya habang nakikinig ka sa mensaheng ito. Na sana maintindihan mo na na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Mahalaga ang buhay natin dito sa lupa. Totoo yun. Pero mas mahalaga na ating maintindihan na ating buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo para sa iyo, ang pangako niya ay hindi ka na mapapahamak doon sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Salamat sa inyong lahat. Kung meron man kayong tanong, meron kayong natutunan, meron kayong gustong i-share, comment down below and see you on our next video. See you! Yeah.